Magandang araw mga kaibigan. Welcome pong muli sa aking YouTube channel para sa panibagong episode. Tapos na pong kumain ang ating mga piglet sa ikatatlong araw nang mahiwalay sila sa kanilang mama pig. Today's video ay ang karugtong sa dalawang episode sa paghahanda o pagpapakondisyon sa aming inahin, ang nanay ng mga piglets. Tapos na siyang ma-deworm, antibacterial, vitamina at mina-manage na ang pagkain dahil bumaba ang timbang. Sana mapanood ang mga nasabing videos para masundan ang episode natin ngayon. Kasalukuyan pang pinapakain at naglilinis sa mga kulungan ng aming mga inahin at barako. Kumakain na itong buntis na inahin at nasa 94 days na po ang kanyang tiyan. Sa pagpapatuloy ng ating episode sa paghahanda sa inahin upang siya ay mabulugan sa kanyang pang-sixth parity. Halos paubos na ang kanyang rasyon sa umaga. Katulad ng nabanggit ay ikatatlong araw na po ngayon nang mawalay ang kanyang mga biit. May ginagawa po kaming pagpapaamoy ng baho ng barako para mas ma-stimulate ang inahin ng maglandi. Mamaya ay ipapakita namin kung paano namin ginagawa na hindi na po kami mahihirapan. Ngayon ay unti-unti nang nawawala ang kanyang gatas. Sa kaalaman ng lahat lalo na sa mga baguhan pa lang, nagwawalay po kami ng mga biit pagsapit ng 28 to 30 days more or less. Ang inahin naman na ito ay mag-standing heat agad sa loob ng 7 araw. Madalas na sa 4 o 5 araw based na rin sa lahat na mga nakaraang pagwawalay. May mga previous videos po ako patungkol dito. Ano ang pagkakaiba ng paglalandi sa bagong walay na inahin at sa regular o normal na paglalandi nila? Ang paglalandi ng bagong nahiwalay ay antimano po na standing heat agad at maaari ng pabulugan. Habang ang normal na paglalandi ay makikitaan ang pamumula, pamamaga, discharge sa ari at iba pa at maghihintay ng ilang araw para mag-standing heat. Kapag nalipasan halimbawa o hindi natin nabantayan ang pag-standing heat, sa susunod na paglalandi ay dito na nating muli makikitaan ang mga usual signs, dito na rin mapapansin ang pamumula at pamamaga ng ari, discharge sa unang araw hanggang mag-standing heat sa ikatatlo o apat na araw at iba pa. Ito po ang kaibahan sa paglalandi ng bago pang nahiwalay at ang normal na paglalandi. Nakita po ninyo na naglagay po ako ng sako sa kulungan ng barako at kanya namang inaamoy o kinakagat. Hayaan lang po natin ito ilang sandali, mas maganda buong araw o kahit magdamag. Dito ay kakapit na ang amoy ng barako, ang kanyang laway, duhi at ihi at ito ang magiging paamoy sa inahin araw-araw. Ito na ang nakasanayan namin para hindi na kami mahirapan na maglabas-pasok ng barako sa kulungan. Sa ibang farms ay inilalabas ang barako o ang teaser boar para ma-expose ang mga babae at ma-stimulate na maglandi. Binibigyan nila ng ilang sandali para mag-amuyan o may physical contact sa isa't isa para mas ganahan ang inahin. Sa amin ay sako lang ang gagamitin. Kahit walang sako ay okay lang naman basta't marunong lang tayo tumingin na nag-standing heat na sa pamamagitan ng back pressure test. Uulitin ko lang po, ang sako ay pamamaraan lang namin kung saan ay naksanayan na. Iniiwan lang namin ang sako sa kulungan ng barako. Kinukuha lang namin sa umaga o kahit anong oras para ipaamoy sa aming inahin at hindi na kailangan ilabas-pasok ang barako.
ipinapakita lang po namin ang isang pamamaraan para matukoy kung nag-standing heat or ready for mate ang naang inahin. Kunin ko lang muna ang sako para maipakita sa inyo. Ginagawa po namin ito ilang minuto araw-araw para ipaamoy at ma-stimulate ang inahin. Ganito lang po ang concept, hindi na kailangan ilabas ang barako dahil ang amoy niya ay kumapit na sa sako. Minsan kasi nagagalit ang barako kung ilalabas lalo na kung di siya makabulog kaya ang sako na lang muna. Pero kung kinakailangan talaga na ilabas ay maaari rin naman para may nose-to-nose contact sila katulad ng last breathing nila. Sa ngayon ay wala pa kaming nakikita na pwede na siyang bulugan o hindi pa siya standing heat. Ipagpapatuloy lang namin ang pag-monitor sa kanya hanggang mag-standing heat. Sana mag-standing heat para makikita natin ang pagbabago sa ngayon at ang pag-standing heat niya agad, antabayanan po sa mga susunod na araw. Ibabalik ko na po ang sako para mas mang-amoy pa. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video at sana ay nagustuhan at may nakuhang konting kaalaman sa munti kong naibahagi sa inyo. Maraming salamat sa panunood at happy farming po mga kaibigan!